Hi guys, welcome dito sa aking channel. Ang reading nito ay para sa pangkalahatan or collective reading. Ito ay general reading guys, for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. Paalala lamang po ng reading nito ay general reading. Kaya hindi lahat ay makaka-resonate sa reading ito. Kasi napakaraming energies sa mundo guys, no? Iilan lamang yung mapipick nating energy dito. Possible ay 30 person or less. Okay. Wala to. Kinakabahan ka na curious ka dito eh. Na you're aware, no? Aware ka. Yun yung energy mo dito. Kinakabahan ka na aware ka na there is something na hidden. Something na threat. Kaya kinakabahan. Or something na danger or kaya ay kahina-hinala para sa'yo, no? At nandun yung parang kinakabahan ka. You feel nervous. Yun yung energy mo dito. And ikaw yung person dito nga giving pero may limit. You're a person, a giver, giving, matulungin ka, hindi ka madamot na person, pero may limit, kumbaga may timbangan ka. I mean, yung, may nakita ko yung scale, you know, na walang, kumbaga hindi, ayaw mo nung naaabuso ka, tutulong ka, pero yung hindi ka naaabuso, kumbaga may limit yung pagtulong mo. Tama naman yun guys, you know. Ganun talaga yun, syempre. Alangan naman tutulong ka ay pag inabuso ka ay tatahimik ka lang, of course not, diba? Kumbaga natutulong ka yung insakto lang, tama lang, no? Wag yung sobra-sobra, wag yung abusuhin ka, parang ganun. Pero yung energy mo dito is giving talaga. Ano bang ba dapat malaman sa'yo? Oh, merong wish ka dito. Oh. Okay, ang dami. Meron kang wish dito with a... Dito pa lang eh. Sa dalawang card pa lang guys eh. No, Wheel of Fortune, swerte, tagumpay sa wishes mo, tagumpay, the Sun card, and union, reconciliation. Tagumpay over your enemies na nagre-rejoice, or possible ay tagumpay sa third party, kung meron third party sa connection ng person mo, kung merong kontrabida or mga naninira, no? Kasi itong energy na to, yes, possible din, no? And may mga wishes ka dito mag-grant success sa field of work mo, success sa relationship. Good fortune is smiling on you, good fortune is on your side. Kaya yung mga wishes mo dito ay matutupad, mag-grant with the Wheel of Fortune. And as you see, yung mga angels dito ay pinoprotektahan ka, nakasupport sa'yo, nilalagay ka sa taas, sa top ng Wheel of Fortune. Kahit pa possible na may mga tao na nangihila, may mga taong inggitira, no?
na wala sigurong ginagawa yun sa buhay nila, no? Hindi sila busy, kaya at talagang inggit, no? Inggit, ganun yung purpose nila dito sa mundong to. Yun yung utos sa kanila ng Satanas. Yun na yung God nila, eh. Doon na yan sila pupunta sa kay Satanas. Yung mga nalbahe na yun, no? Wala nang pag-asa na makapunta pa sa langit. Ano, magsisi? Para ano, utuin nila yung God na magsisi yung Diyos? Si Kristo, utuin nila si Kristo nila. Actually, hindi naman si Kristo yung magpapatawad yan sa kanila. Or tatanggap sa kanila. May God na totoo, no? Kahit ano na lang, kahit ano pa yung hingi patawaran, walang kapatawaran yung mga salbahing tao na yan. Kaya ikaw, nilalagay ka sa taas ng Wheel of Fortune dito. Luck is on your side. Yung mga wishes mo dito matutupad. Kahit pa sabihin mo na yung mga nanalbahi sa'yo, kung winish mo na yung mga taong nanalbahi sa'yo, dahil may dahilan, eh, di ba? Kung winish mo na yung mga taong nanalbahi sa'yo ay mawala sa kanila lahat-lahat para hindi na makapanalbahi, it will be granted. Kung yun yung way para hindi na sila makapanalbahi, no? Or kaya mawala na, no? Mawala na yung mga ganyan. Ay, it will be granted kasi may reason, no? Kasi sinasalbahi ka dahil nainggit or anything, no? Na reason, malamang inggit to. Kung may mga ganyan mga tao, no? And, yes, meron kasi, may nakukuha kong vibe dito. Victory, success over your enemies. Na kahit na may mga tao nga gumagawa ng scam, hideous, ano man tawag doon? Yung patago, no? Na nagre-rejoice sila sa ginawa nilang panalbahi or scam against you, ay you will be successful. Mas lalo kang pagpalain. Mas lalo kang mag-expand, no? Mas lalo kang, kung sa karir mo, ay mas lalo kang siswerte sa karir mo. Kung sa kaperahan yan, ay mas lalong dadami yung pera mo. Mas lalo kang makakatulong sa mga less fortunate, kasi ganyan kay matulungin ka, innate na yan sa'yo with the Six of Pentacles energy. And mas kung successful ka na, mas lalo ka pang maging successful at liliwanag yung future mo, guys. Possible na maging famous ka pa, no, with the Sun card. You will be at the center of the attention. At itong mga nagre-rejoice na ito ay kabaliktaran na. Yung rejoice nila ay possible na hindi na sila mag-rejoice pang muli. Let's see. Kung ano mangyari dyan sa mga yan. See? Meron nga, guys. Meron talaga. Nagre-reduce. Yung nakuha kong na-pick up kong energy dito, eh. Walang mag-care sa kanila. Heartbroken. Disappointed. Mawasak yung puso nila. Ano to, eh? Mga magkakuntsabahan? Ayun, oh. Walang care. Walang protection from the universe. At may mga ano dito sa kanila, eh. May mananakit, no, with the Three of Swords. And possible yung mamahal nila sa buhay, person nila, iiwanan sila, lulukuhin sila. At nung walang pakialam, walang care, at walang pera, with the Two of Pentacles. Two of Pentacles yun, eh. Salat yung pera, no money. Parang kumbaga sa pera ng dito sa atin, 2 pesos, no, pambili ng candy. With the Magician, kung may ginagawa to against you using spiritual powers or spiritual practices, hindi gagana. Instead sa kanila, tatama in reverse, oh. Wala, mawalan sila ng kakayanan dito, no?
mawala yung kanilang powers sa spiritual practices, yung mga ganun. Meron nga guys, yung na-pick up ko kanina, meron talaga. No? Hindi to third party guys. Mga taong nagre-rejoice to. Possible 2, 3 or more people na pinagkakaisahan ka. May ginagawang scheme against you, pero ito yung mapala nila. No? Parang karma din to. Pero, walang lumabas na karma dito. Ibig sabihin, consequences ng kanilang ginagawa. No? Merong gagawa ng deceit na sobrang masasaktan tumato. At yung mga ginagawa nila, hindi magsasaksin, hindi magtatagumpay. Mawalan sila ng kakayanan na mag-manifest. Mawala yan. No? And possible this is a lifetime. Nawala silang kakayanan mag-manifest, magpaandar ng kumbaga maka maging powerful yung witchcraft kung gumagawa man sila ng gano'n. No? Mawala ng visa. Hindi maging effective. And sa mga goals nila, hindi nila ma-achieve yung mga goals na dito. With the magician in reverse. Wala silang kakayanan. Mawalan sila ng mga kakayanan dito, guys. Kasi, each na tao ay may kakayanan, di ba? Merong iba-iba. Iba-iba yung kakayanan. Yung iba naman ay may mga parehong kakayanan, di ba? Meron na ordinary lang. Meron nga yung tinatawag na gifted, no? May extraordinary na, mga ganun. Meron na mga spiritual na natural ng gift, no? Yung nakapagpandar ka ng orasyon, di ba? Gift din yun. Pag natural lang, yun yung tinatawag na, ano ba yung tawag dun? May tinatawag dyan, may term dyan eh. Kalimutan ko na kung anong term dun. Hindi ko naman ano. At meron ding kung ba pinag-aralan lang. No? Possible itong mga to ay walang magawa sa buhay. Inggit ang ginagawa. Kaya walang improvement yung buhay nila. Dahil focus nila sa ibang tao. Sa success ng ibang tao. Pero ang mangyayari sa'yo dito guys, alam nyo kung ano yung mapaparating sa'yo. Good luck, good fortune. You will be at the top of a wheel of fortune. Kumbaga, magsashower yung mga blessings sa'yo. Kung sa karir mo magkaroon ng expansion, abusan ka ng kasaganaan, abundance, prosperity, and supported ka ng luck and universe dito eh. And may darating dito guys na pinangarap mo or winish mo na magkaroon ng reconciliation sa inyo kung wala ka pang partner. At kung may partner ka ay kumbaga nagkakalabuan kayo, nag-alamigan kayo, ay muling maging sweet kayo, babalik kayo sa pagiging sweet, loving sa isa't isa, no? Mag-aayos kayong muli kung nag-away man kayo, no? At kung wala ka pang person, no? Nag-antay ka na ng tamang person, ay darating yun. And success sa every area ng career mo, every area ng buhay mo, career, love life, sa health mo man, with the sun card, no? You will be full of vitality, energy. You will be active, successful, and you will be joyful and happy. Ano pa yung maparating sa'yo dito? King of Swords. This is a person na possible ay
clarify ko guys ha, kung ano tong King of Swords na to, kung sino to, ano intention niya. Gusto makipag-usap to sa'yo, makipag-collaborate. Ano ba intention nito sa'yo? King of Swords na yan. There is someone na intellectual, intention nito. Logical. Intention niya. Okay, itong King of Swords na to, this is a person na confused. Hindi niya alam kung ano intention niya. Itong person na ito ay gustong puntahan ka. More intention ng person na to kasi gusto niyang pumunta sa'yo. Gusto niya makipag-usap, makipag-collaborate, possible to trap you, to make you stuck. More intention ng King of Swords na to towards you. Ay, hindi maganda, guys. Na mapiktuhan yung kaperahan mo dito. To trap you, to make you stuck. So, at least aware ka, diba? Na may ganyang tao. Na gusto niya nga kunin yung tiwala mo dito. Unemotional to, walang puso to eh. No? At manipulative tong person na to. Kasi, kunwari, na papasok ka niya sa trap niya, kumbaga, manipulahin ka ng manipulahin yan. At once na kumagat ka, ay, di ba, may control na siya sa'yo. Iga-gashlight kanyan. Kanyan yung ugali niyan. Hindi mo to kaano-ano. Wala kayong relasyon nito. Pera mo, yung intention niya, pera. No? Gusto niyang i-harm possible yung pera. And then, this person will walk away. Ano pa? Yung mga paparating sa'yo. At least kung meron mang hindi magandang paparating, ay alam mo na, aware ka na. Pero, King of Swords, yung energy. This is someone na para ma-pride, mapagmataas to. No? Yung ganito energy. Alam niyo yung indication. Blunt magsalita. Mapagmataas. And this person ay parang walang emotion. Unemotional. No? And gusto niya mag take advantage lang. Guys, yung iba kong video, nasasaktan yung iba dun kasi totoo nga, diba? Ang sa akin lang kasi, parang dala, ano na din, lesson, diba? Yan yung purpose ko kung bakit ako kung bakit siguro ako nagkaroon ng ganito na channel. It's because to ano din, diba? To share yung ganon, yung ganito na, diba? Na dapat ay tama yung gagawin. Hindi mag-take advantage ng kapwa, hindi man lamang ng kapwa, hindi manalbay ng kapwa, diba? Kasi, para nyo malaman, no? Yung life path ko is 33, no? So, talaga may mission talaga ako. Spiritual mission. Kaya, hindi na nakapagtataka na I'm doing this tarot, no? Each of us, meron tayong mission, no? Depende kung nasa side ka ng kumbaga ay kung nasa side ka ng kabutihan or kadiliman, 'di ba? Pero ako kasi innate na sa akin 'yan. Kung alam niyo yung life path 33, rare 'yan life path. At iilan lang yung may ganyang life path. Kaya natural na sa akin, no, na i-impose yung ganon, no? At talagang gusto ko talaga yung may justice, no? Sa mga tarot readings ko, galit talaga yun talaga ako, galit talaga ako sa mga salbahing tao, sa mga hindi tama yung gawain, kasi
Yun talaga yung purpose ko dito sa mundong to. Diba? Na, nasa side kasi ako ng ano, guys. Kumbaga, pinanganak ako dito sa mundong to dahil may good reason. No? Yun yung life path ko eh. What else? Ano pa yung mga paparating sa'yo dito? Okay. The Magician. Uy. Wala ito. Dami. Ilan lang. Tatlo lang. The Chariot. Ace of Cups. Ano pa? Oh my gosh. This is the Empress. Uy, the Lover's card, guys. Soulmate to. May soul connection kayo. Oo, kung nakita niyo, diba? Magkadugtong sa ano? Sa Two of Cups. Possible ito na yung darating dito na magkaroon ng reconciliation, union. The Empress yung energy, guys. And the Magician. This is someone na very intuitive. To have a new beginning with you. Relationship, new love, new offer. And willing kang ipaglaban ng person na to. Ano ba ito sa taas dito? Wish mo to, guys. Hiniling mo to. Ito yung hiniling mo na darating sa'yo. Soulmate. The right person para sa'yo at willing tong ipaglaban ka. You know, mag-offer siya ng a cup of love. And this person ay buo yung loob niya with the Magician. Gagawin niya lahat. This person is a manifestor din. Minanifest mo tong person na to eh. Hiniling mo to eh. This person is very attractive. Good looking with the Empress energy. Intuitive. Natural, no? Charming. Good looking. Person na totoo to, no? Mabuti ang kalooban nito. At hindi to sinungaling. Pwede siguro magsinungaling, guys, yung mga joke-joke lang. Then, pagka nadala yung ano, yung parang niloloko-loko mo lang, no? Aminin mo na yung totoo. Parang ano lang, yung mga joke-joke lang naman, diba? So, ito na lamang, guys, para sa ating collective reading ngayon. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ma-notified kayo sa masusunod na videos na i-upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.